Aba, aba! Masyadong ambisyoso na isip mong ito. Pero masasabi kong maganda naman tong proposal mo. Hindi ko akalaing makakaisip ka ng ganito. Ang swerte ko. Mukhang meron pa natitirang pag-inabang ang unano ito kahit pa paano. Bueno, sige! Itatago ko muna to. Ano po, sir? Itatago niyo po muna? Iri-rewrite ko muna to pag nagkaroon ako ng oras. Tapos saka ako isasabit sa superior ko. Sa ilalim ng pangalan ko, syempre. Pag ganun kasi, mas madaling ma-approve ang project. Ha? Pero... Alam mo ba kung gano'ng kalaki ang sinusugal ko sa pagtanggap ng isang empleyadong tulad mo na wala naman na idudulot na pakinabang sa kumpanya? Huh? Alam mo, kaya alam naman na nanatili rito hanggang ngayon ay dahil pinoprotektahan kita. Kaya kung kakalimutan mo yun, magkakaroon talaga tayo ng problema. Huh? Teka! Ano yung ginawa mo? Magre-resign na ako! Sawang-sawa na ako sa magiging anino mo! Ayoko na yung tingin ng mga kalukuhan to! Ano ba sa palagay mo ginagawa mo? Ano ba? Bumalik ka rito! Huy! Ang starting lineup natin, sina Diti, Maru, Mo, Lazuli, at Rose. Yun na. O paano, pagbutihin nyo, ha? Okay, team. Gawin na natin to. Mukhang wala talaga rito si Toro. Sa palagay ko, Eddie, mukhang hindi na talaga siya babalik. Ano sa tingin mo? Tumahimik ka nga. Eh bakit nagagalit ka sa akin? Yan, magaling! Ang galing talaga nila. Major leaguers kasi. Bilang major leaguers, silang inaasahang mananalo. Sigurado akong nape-pressure sila ngayon. Ayos ka, Diti! Magaling! Ituloy mo lang yan! Go, Lashley! Lalaman kami dahil dito! Okay, mahusay! Ituloy na lang yan, guys! Mukhang ganadong-ganado talaga ngayon si Diti, ah. Sinabi mo pa. Ang kaso lang, may nakikita akong problema. Wala nga yung regular trump card nila. Si Diti. O bakit? Natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo matalo ng first links? Ayan! Ganyan na! Ang galing! Mabaligtad na natin! Sino double team na si Diti! Diti! Alalahanin mo, narito rin kami. Huwag ka naman ganyan, pare. Huwag kang magsulo. Oo. Tanging si Diti lang ang kumikilos sa kanila. Pag tulong-tulungan niyo siya, huwag niyo titigilan! Ano ba yun? Foul! Number 9! Grabe ang pangit ko rin yan! Sinadya mong gawin yun, no? Ha? Mukhang dislocated. Sinadya niya talaga yun! Dapat sa kanya matanggal sa court! Hindi na pwede to. Han! Ano, handa ka na bang pumasok? Oo naman, coach. Anytime. Substitution! Ugh!
Okay na. Ayos na to. Hindi tama yung ganyang rough treatment. Anong sabi mo? Sandali. Kumusta? Ano? Huwag mo nga akong kumustahin. Bakit ba nandito ka? Ayan, yan nga! May natitira pang 2 minutes! Tama yan, para lumamang! Hindi na maganda to. Kapag nagpatuloy pa yan. Ito, ano? Sana! Nasaan si Hideyoshi? Malay ko, hindi ko alam. Pero mananalo kami. Alam mo, Gyuma, sa totoo lang, hindi ka naman kailangan pumunta rito eh. Pero manood ka na rin. May alamat na isisila ngayon. Gagawa kami ng alamat para sa'yo. Titi! Ano ka pa nakahabol na yung kalaban? Oy, Titi! Iiwan na muna nga kita. Magkita na lang tayo sa Intergalactic Major League. Oo. Kumusta na yung balikat mo? Kailangan na yung gamutin. Nakahabol na talaga sila. Ang hina pala nila pag wala ako, no? Teka! Ako naman ang magsi-CR! Ay... Huh? Titi, ayos ka lang ba? Wow! Ang laki mo ng lamang, ha? Mga kaibigan, ipabalik na ang Pillar Life Point Guard ng Earth Team na si Titi! Kaya lang, medyo uli na ang lahat. Pwede rin natin sabihin na ang Killer Legs na mananalo sa labang ito. Masama ang lagay ng Earth Team! Talaga, manood lang kayo. Teka, Diti. Pambihira. Ang hinina naman ang mga kalaban natin. Natataranta na kayo. Pero kung susubukan lang natin, makakapasok tayo sa Intergalactic Major League. Salamat, ha? Hoy, pigilan niyo siya! Isa pa lang yung boys. Ibigay niyo sa kanya. Sayang naman. Bala ko saan na magpa-foul, eh. Ay. Meron akong gusto ng itanong kay Maru. Nung ipasok mo yung bola habang 1 second na lang natitira, anong pakiramdam nun? Ang totoo, wala akong nararamdaman. Ha? Wala ka man lang nararamdaman? Nung makita ko nung papalapit sa akin yung bola, ang naisip ko agad, parang gusto niya talaga na ipasok ko siya. Kaya ang ginawa ko, sumunod lang ako sa gusto niya. So effort mo pa rin yung pagpapakawala sa bola? Hindi. Para sa akin, para lang yung paghinga. Natural ang nararamdaman ko. Igalaw mo ang bola ng 5 milimetro para lang may pasok mo yun sa basket. Yun lang ang kailangan gawin para matapos sa sandaling yun. Para mabasag ang katahimikan. Pero sa eksena lang ng oras, hindi nangyari ang lahat ng yun. Sa loob ng 1 segundong yun, pakiramdam ko nakapasok ako sa sinasabi ni DT na Dreamtime. At dahil sa ibang 3-point shot na pinakawalan mo, nagkaroon tuloy ng game overtime. Lalo po ba kayong ginanahan nung mangyari yun? Hindi. Sa paligid ko, parang mas lalo naming naramdaman ang pagod nun. Iniisip nyo na ang Taylor Lips pa ang papabura ng overtime niyo, hindi ba? Oo, ganun na nga. Kung hindi namin matatalo ang Taylor Lips, ang team na may pinakamababang rango sa Intergalactic Major League, kung ganun, wala kaming karapatang makapaglaro sa ligang yun. Pero habang nasa isip ko yun... Nakita ko na lang na bigla siyang dumating.
Hoy! Gumamot kayo, Earthlings! Kaya niyan! Alam nyo, kung magpapatalo lang isang upunan na yan, pues ito na nga magiging katapusan ng Earth Team. May masama talaga akong kutob noong oras na yun eh. Oh, ano yung sabihin? Kinutuban akong gagawa siya ng palabas sa bandang huli. At nagkatotoo nga ang nagkikutubo, tama ba? Bigla ka nalang nawala, pinag-alala mo kaming lahat. Akala mo nakakatuwa yun? Hoy! Kumusta naman yung ulo mo, Hideyoshi? Ayos na ba yan? Hoy, ano ba? Manood ka mabuti, Chachi. Parang may kakaiba. Ang magagawa kahit ano, hindi kita ayan! Sige na, Toro! Parang ayan! Hideyoshi! Parang isang one-man show yung naganap sa overtime, but si Hideyoshi ang bida. Tama ka. Sa katunayan, parang mas lalo pa siyang gumagaling sa bawat larong ginagawa namin. Hindi ko nga alam kung guni ko nilang ba yun. Kung di ako nagkakamali, si Hideyoshi rin lang gumawa sa lahat ng points na nakuha niyo sa overtime. Ang basketball, hindi mo yun malalaro kung nag-iisa ka. Huwag niyong kakalimutan na mayroong mga nag-a-assist. May mga nag-distract ng kalaban para maging libre yung iba. At meron din mga nag-shoot. At dahil doon, nakakagawa ng score ang isang team. Ang kaso nga lang, totoo talaga na si Hideyoshi nga nag-atid sa amin sa tagumpay. Ginabayan niya kami para manalo. Hanggang sa katapusan. Kahit umiiyak pa siya. Pagkatapos nun, bigla na lang nawala si Hideyoshi. Ang galing! Nanalo sila! Napakahusay nila! Napakaganda ng ginawa ng Earth Team! Oo, iniwan ko nga trabaho ko. Pero wala akong nararamdaman pagsisisi. Nagawa nga nila eh. Ibig sabihin, magagawa ko rin. Hoy, tanda! Sandali! Ikaw! Teka muna! Ano naman ang ginagawa mo rito? At saka bakit? I-withdraw muna namin ang team namin sa next season ng Intergalactic Major League. Huh? Ano pong dahilan? Dahil ho ba wala si Hideyoshi? Ba't bigla nilang kayong atras, Mr. Yoshimune? Hindi kami umatras. Ipopospone ko lang. Huh? Ipopospone? Sa isang taon na lang. Huh? Matapos ang isang taon, wala na may re-reklamo sa amin ang sinuman. Huh? Wala na kasi kayong ginawa kundi manghusga. Tsaka isang bagay pa nga pala. Bibigyan ko kayo ng malaking balita. Bukod sa sikat na Intergalactic Minor at Major Leagues, may usap-usapan din na magbubuo na iba pang liga. Huh? Intergalactic Junior League? Oh, ganoon na nga. Ang totoo niyan para talaga sa mga batang Intergalactic Junior League na tinutukoy ko. Mag-withdraw ka sa Intergalactic Major League at pagkatapos bubuo ka ng Junior League. Ganun ba yan, Mr. Yoshimune? Hindi ko talaga maintindihan ang pag-iisip niyo mga Earthlings. Alam mo naman na hindi isang simpleng laro ang lahat ng ito, hindi ba? Ang Intergalactic Major League ay isang professional sports show business na malaki ang nasasako at may pinakamalaki ring audience rating kumpara sa ibang galactic professional sports. So nangyari ngayon, aminado ko nagsisimula na rin kayong mga taga-Earth na makilala sa ligang ito. Pero ayoko nang gumawa pa kayo ng anumang karagdagang gulo. Siguro yung sasabihin ko noon. Iba na kasi ang panahon ngayon. Sawang-sawa na ako sa mga ginagawa mong para sa sarili mo lang naman. Pero sa mga oras na to, naiintindihan kita. Merong mga basketball elites na pumapasok sa mga mahuhusay at sikat na high schools at colleges. Pero meron din mga kabataang nakatira sa lansangan at ni hindi naranas ang makapasok sa eskwela. Wala silang gusto kundi maglaro ng basketball. Pwede magmula sa kahit saan ang mga bayani natin sa sport na ito. Para mas maganda yata ang patutunguhan ng mga sinasabi mo ngayon.
Alam mo, hindi ko sinasabi ang lahat ng ito para lang sa ikasisiya mo, Mr. Yoshimune. Ang binhe ng salapi ay hindi lamang nagmumula sa mismong salapi. Yan ang gusto kong tandaan mo. Ngayon, ang kaso lang, naranasan niyo ang lupit ng minor league. Magawa niyo kaya uli yun? Kung hindi namin yun kaya, sa tingin ko wala kaming karapatang maglaro pa sa minor league. Siguro nga tama ka, pero kumpara sa pagpupumilit nun ng lolo mo na makapasok kayo sa minor league, parang mas pigil na siya ngayon. Hindi mo pa kasi kilala ang lolo ko eh. Hindi naman kasi dapat binibili ng pera ang pangarap. Hindi. Hindi ako makakapayag. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap yun. Sabihin mo sa akin, sa palagay mo ba magagawang manalo ng Earth Team sa Intergalactic Major League kahit wala ka, Haditi? Alam mo, tanda. Ha? Ang Intergalactic League, mananatili na lang yun sa pangarap ng mga taga-Earth. Yun ang katotohanan na mahirap tanggapin. Pero sino naman kaya makakapagpatunay nun? Ano ba talagang pinupunto mo? Imposibleng maabot ng Earthlings ang Intergalactic League. At kung naghahanap kayo na makakapagpatunay nun, sa tingin ko, tanging Earthlings lang ang makakagawa nun. Kung ang mga taga-Earth mismo, yun ang pinaniniwalaan, hindi magtatagal, yun na nga magiging katotohanan. Pero kailangan merong isang magsabi na hindi naman totoo ang bagay na yun. Hmm? Huh? Gaya halimbawa ng isang Gora na matagal nang nililinlangan lahat sa pagkukunwaring isa siyang taga-Earth. Ano sa palagay nyo? Masyado bang masama yun? Ha? Magta-tryout si Diti sa Major League? At mag-isa lang siya? Pasensya na. Sinubukan ko pero hindi ko talaga siya magawang pigilan. Yun na rin siguro mabuti. Siguro nga hindi pa sapat para sa kanyang Intergalactic Minor League. No? Pero kapag nagawa natin makahabol sa kanya, kapag nakapasok na rin tayo sa Major League. Kapag nangyari yun, lalabanan natin siya. Silang dalawa. Silang dalawa? So ano, matapos mo bang malaman na isa pala siyang half-Goran, mas lalo ka ba nagkaroon ng motivation para harapin ang karibal mo na sinasabing walang kapareho? Mas lalo ka bang na-inspire na labanan siya? O nagkaroon ba yun ng kahit konti pagbabago? Pero yun nga lang, nawawala naman siya sa ngayon, kaya sa tingin ko, hindi na yun mahalaga. Ang totoo niyan, hindi ko naman siya kinalaman dahil akala ko isa siyang Earthling. Kahit Earthling man siya o Goran, kapag offensive ang isang player, offensive talaga siya. Hindi magbabago yun eh. Tsaka bukod dun, alam kong babalik siya. Hindi ko siya mapapatawad sa pagtakbo niya matapos silang magtagumpay. Siguro masyado talaga siyang nasyak. Nakinig ka ba sa mga sinabi ko? Ha? Huh? Ah, excuse me lang! Bossing! Bossing! Teka lang, nakalimutan mo to! Aba, lumaki siya nang hindi ko napapansin, ha? Ah, Bossing, tinitig na ka ng isang yan. Yan ang boses mo. Para pa nila kaya lang. Ito ba yung tao? Hmm?